had a partnership with Ayala Foundation, they told us na kasama sa package ng ipamimigay sa food packs ay bread. Ang bilis lang din namin mag-suggest na baka pwede naman yung bread ng mga nanay sa community. Ngayon pong week, 850 banana loaf po yung lulutuin namin. Para sa akin po, napakalaki na po nun. Malaking tulong po kasi mga gastusin, mga bayarin na po provide na po. Tapos nakakapag-savings na rin po kahit papano. I relate. Dahil yung background ko rin is, when I were young, my mom had to sell also in the palengke. And I was there. So I knew exactly how it is and what that feeling is of hopelessness during the period when you don't know economically how you're going to be able to survive and feed your family. I can see in her eyes how happy she was with the amount of intervention that we were able to provide. From being able to sell 10 pieces to now having to worry about how to sell and bake 500 pieces at a given time. That changes your life. Yung usual lang nilang ginagawa ay nilalako sa community. Tuwang-tuwa yung mga nanay kasi malaking tulong sa kanila, no? Most of the nanay wala namang permanenteng trabaho, yung iba single mom sila. Kahit gaano kahirap yung buhay, huwag tayong makontento na doon lang. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Ako po, hindi po ako nakapagtapos. Kahit mahirap, hindi po ako mapapagod dumiskarte at maghanap buhay. Mapagtapos ko lang sila ng pag-aaral. I feel like this is really something that the country needs, especially during this time, knowing that we have limited resources, private sector, to be able to do this and have us be part of it. It really makes a difference. We see the community in a different light. At the end of the day, what is important is how we can interact with the community. And to me, this is being part of Ayala, being Ayala for the greater good.